Jungkook o J-Hope? Si J-Hope ay ang main dancer ng BTS. Nagsimula siya sa pagsasayaw noong 2006 at nag-enroll siya sa isang dance academy. Sa kabila ng pagtutol ng tatay niya na isang professor, ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pangarap dahil na rin sa pagsuporta ng mama niya. Sa self-composed single niya na Mama, ay ikinuwento niya ang hirap ng kanyang ina, matupad niya lang ang pangarap niya. Ayon sa kanta niya, ay napilitan daw na magdagdag ng trabaho ang mama niya at malayo sa kanila para matustusan ang tuition fee niya sa dance academy. Una siyang nag-audition sa JYP noon at kasama sa tatlong nanalo ng popularity award na may premium 1-year scholarship sa Seoul Fine Arts and Music School na may kasamang 300,000 won. Tinanggihan ni J-Hope ang scholarship na ito dahil committed siya na tapusin ang high school sa probinsya nila. Sa kabila ng pagkapanalo niya, ay hindi siya inofera ng kontrata ng JYP pero napansin siya ng staff ng Big Hit at inalok na maging trainee nila. Nang mag-audition si J-Hope sa Big Hit, ay hindi pa siya nagra-rap. Pero, dahil silang tatlo nila RM at Suga ang pinakaunang members noon, ay sila lagi ang magkakasama sa dorm. Si RM at Suga raw ay lagi nag-freestyle rapping, kaya naisip niyang makisali, at doon nga na-develop ang rap skill niya. Ayon din sa kanya, ay role model niya si Suga. Noong trainee days raw ay laging nagko-compose ng kanta si Suga, habang siya ay nakaupo lang sa harap nito at nanonood. Kaya na-inspire siya na bumuo rin siya ng sarili niyang kanta. Sa ngayon ay mayroong mahigit 100 songs na nakarehisto sa pangalan niya, kabilang rito ang solo song, BTS song na nag-co-wrote siya at mga isinulat niya para sa ibang grupo. At noong March 1, 2018 nga, ay nirelease niya ang kauna-unahan niyang mixtape na Hope World na naging longest charting Korean album at number 1 sa iTunes. Ayon sa mga members, ay mahirap tumagalit kay J-Hope dahil napakabait daw nito. Si Jimin at J-Hope ay magkasama sa kwarto sa bago nilang bahay dahil pareho silang hindi sanay matulog ng mag-isa. Sa ngayon, si J-Hope ang pinaka-active sa social media kasama ang pamilya niya. Madalas silang mag-post ng kanyang ate, lalo na pag lumalabas sila. At matatandaan na nag-post din silang magkapatid ng regalo para sa kanilang mga magulang noong Parents Day. Isang box ng bulaklak at pera. Ngayon ay masasabi nating nasuklian na nga ni J-Hope ang sakripisyo noon ng kanyang ina at napatunayan niya sa kanyang ama na hindi mali ang pinili niyang i-pursue ang kanyang pagsasayaw.